Yo, what's up mga ka-Spikes and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel nito, ay welcome sa channel na matinik. Ang channel na malupet ko sa pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng domesticated animal dito sa Pilipinas kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog mga ka-Spikes ay samahan niyo ako na tingnan at alamin ang mga hedgehog natin, mga haglet natin kung pwede na silang i-out. Marami na nagme-message sa atin at gusto nang kumuha ng mga haglets natin. So sa video natin to, samahan niyo ako. Tingnan natin kung pwede na nating i-out yung ating mga haglets. So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay mga ka-Spikes. Shout out po sa lahat ng mga supporters natin. Sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating YouTube channel na sa 8,000 subscribers na po tayo. Yun. Maraming salamat po sa inyo. So, huwag natin patagalin mga ka-Spikes. Punta natin, silipin natin yung mga haglets natin kung pa pwede na natin silang i-release. So, mga ka-Spikes, ito yung ating unang-unang batch. Silang dalawa yung unang-unang lumabas dun sa mga ibrinid natin. And ito yung dalawang albino, isang male at saka isang female. So yung male may kukuha na ngayong umaga, around 10 a.m. siguro. So taga Quezon City lang yung kukuha. So ito yung kanilang mommy, yung kanilang mommy hedgehog. So ayun yung dalawa. And kung makikita natin, malaki na talaga sila. And ang ano nito, February 21, no? So yung date of birth nito is February 21. So ngayon April 13 na mga ka-Spike. So maano na sila, no? Ilang weeks na 'yan. So sa 21 magano na sila. Mag tawag dito. Magto 2 months na sila. So pwedeng-pwede na 'to mga ka-Spikes. And tingnan nyo naman, medyo ano na sila. And medyo malaki na to. Ito may kukuha na sa kanila. Ay, ang isa medyo nagsusungit pa mga ka-Spikes. Pero pag hinawakan natin yan, yan, kaganyan. And mabait naman yan mga ka-Spikes. So, pwede na natin to i-release mga ka-Spikes. Ayan o, healthy naman to. So, yun nga, pagka magwawalay tayo mga ka-Spikes, make it sure na itong mga haglets natin ay kumakain na and okay na yung size nila. So, meron tayong dalawang basihan o dalawang pamantayan para masiguro na itong ating mga haglet ay pwede na nating i-out o iwalay sa kanilang magulang. So, kagaya ng ating mga binabanggit sa mga nakaraan nating vlogs, kapag marunong na silang kumain, ayan, kung malakas na silang kumain, yung appetite nila maganda na. And yung size nila eh maganda na rin. So, kung yung size ng ating haglet eh napakaliit pa, huwag nating i-out mga ka-Spikes. Kahit na sabihin natin 6 weeks na yan, 4 weeks old. Basta nakita natin na maliit, huwag muna nating i-out. Hayaan muna natin silang kasama ng mami. Kasi minsan may mga gatas pa yan na pwedeng ibigay yung kanilang mami. So, yun yung benepisyo kung iiwan natin sila or patatagalin pa natin ng konti doon sa kanilang mga nanay o kanilang mga mommy. So itong dalawang haglets natin na to, nakita nyo naman napakaganda ng appetite nila, malakas kumain. And yung size nila, ayan o, nakita nyo naman halos 3/4 na nung nanay. So pwede na nating i-release ito. Pwede na nating ibenta or ipadala dun sa ating mga buyer. Salamat nga pala dun sa mga buyer natin. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating mga haglets. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan, etong batch na to, pwede na nating i-out to mga ka-Spikes. And ito namang batch na to mga ka-Spikes ay ito yung second batch natin mga ka-Spikes, no? Pinanganak naman to February 24. So ano na siya, more than 7 weeks na to. So pwede na natin din silang i-release kasi ayan, maganda na yung kanilang katawan. Maganda na yung yung kanilang body build, ano? And healthy naman.
And malakas na rin tong kumain, mga ka-spikes. So, dinadamihan lang talaga natin yung kanilang foods dito para anytime na gusto nilang kumain, eh meron silang makain, no? Anytime. At syempre yung tubig, huwag nating kalilimutan, especially ngayong ano, tag-init. Grabe ang init ngayon, mga ka-spikes. So, ayan. Pwedeng-pwede na rin tong i-out, mga ka-spikes. By the way, ito nga pala si Cherry White and Black. Parang gusto ko siyang i-ano. Parang gusto ko siyang i-keep, mga ka-spikes, no? Kasi, ayan, no? Meron siyang pattern na medyo kakaiba. So, bihira din naman yung makapagpalabas tayo ng ganito. So, ang tawag dito sa mutation na to, mga ka-spikes, ay ano? Split face, mga ka-spikes. So, meron pala tayong champagne dito. Ayun ko lang napansin. Ayan, no? Meron tayong champagne dito, mga ka-spikes. Ayan. So, yung mga champagne, bihira. Bihira na rin natin makita. So, itong champagne na to ay hypin to. Kaya hypin to kasi yung kanyang parents. Gaya niyan yung nanay niya. Tingnan nyo naman. Napaka hypin to niyan. And yung kanyang tatay ay isang apricot. Pero naglabas siya nitong ano, nung ating champagne. So, champagne to, mga ka-spikes, ah. So, tandaan lang natin again, mga ka-spikes, no, sa mga gustong mag-release, yung mga bagong nag-aalaga pa and makapag-breed tayo, tapos gusto nyo nang iwala yung inyong mga haglet. Sabi ko nga sa inyo, aside from the age, so ideal age kasi is 6 weeks to 8 weeks. So, yan yung mga ideal age natin para iwalay sila. Pero kung nakikita nyo, kahit 6 weeks na sila or 7 weeks, tapos hindi naman ganun kalakas kumain, mahina kumain, at yung kanilang katawan ay masyado pang maliit or payat, eh, huwag nyo munang iwalay. Huwag nyo munang piliting iwalay, mga ka-spikes. So, ano nyo muna? Bigyan nyo muna sila ng, ano, ng time pa. And pero wag naman natin susobrahan, no. So pagka 3 months na kasi, dapat 'yan talagang nakawalay na. So bakit pinawalay yung mga ganyan, mga ka-spikes, kapag 3 months na? Kasi nga kapag 3 months na, eh pwede niya nang i-meet yung kanyang ano, mommy or yung mga kapatid niya. Yung mga lalaki kasi talagang ano 'yan, sexually active yung mga hedgehog natin, mga ka-spikes. So, walay nyo na, mga ka-spikes, kapag 3 months na wala na tayong magagawa doon. So, palalakihin nyo na lang talaga kung medyo mahina yung kanyang katawan or payat yung kanyang katawan. So, i-ano mo na lang. I-monitor mo na lang and bigyan mo ng vitamins, I suggest, and syempre yung mga pagkain na talagang sapat para sa kanya. And mas maganda nga yung kapag nakahiwalay na, hindi siya maaagawa ng iba. So, pagkain niya lang. Kasi may mga batches minsan, mga ka-spikes, sa ano, sa ating mga hedgehog. Kunyari, let's say 5 yung pinanganak, meron ka makikita maliit kasi mga hindi siya ganun kalakas kumain and naunahan siyang kumain ng mga kasama niya. So ayun, naagawan siya and naubusan siya ng pagkain, that's why maliit siya. So kung nahiwalay mo na siya, yun yung advantage naman nun. So nasa sa inyo pa rin yan, mga ka-spikes. Sarap ng inom ni Cherry White and Black, oh. Ayan. So, mga ka-spikes, ito naman yung pang-apat na batch to. So, February 25 to pinanganak. Yung mga to. And, kung mapapansin nyo, medyo malaki na rin sila. Bigyan muna natin sila pagkain. Pero, para sa akin, maliliit pa to, so siguro mga after 1 week pa or 2 weeks para sure tayo na mas maganda yung ano, yung ating i-release na haglet. So mga ka-spikes, sa lahat ng mga gustong bumili, yung mga nag-aabang, ayun na po yung ating mga haglets, no? Ayun na sila yung mga little rambutan natin. So medyo nabulabog natin ngayon, pasensya na. Ayan, ayan, at i-video muna natin itong mga to. I-video muna namin kayo, mga babies. So, ayan. So,
sila mga ka-spike. So tingin ko mga after 1.5 to 2 weeks pa, pwede na to mga ka-spikes. Malakas na rin itong kumain. Kaya lang, ayun, pansin ko yung iba medyo maliit pa. Pero kayang-kaya na yan. So bigyan natin sila ng konti pang time para mag-develop at lumaki pa bago natin sila i-release. Then meron tayong humabol pa na isang batch. Tingnan natin mga ka-spikes. So yun, talagang hindi pa natin sila pwedeng i-release kasi March lang pinanganak. So hindi pa pwedeng i-release, pero pakasisilip ko na rin sa inyo mga ka-spikes. Mga ka-spikes, ito naman yung ating 28 ng February, yung kanilang date of birth. So meron tayong dito ang mga sinikot, ruby-eyed sinikot, dalawa. And ito yung kanilang mami. So mukhang okay na rin ito, pwede na rin silang i-release. Pero parang alanganin pa ako, pero yung size kasi nila, although apat kasi sila. So para sa akin, kung i-release ko to mga after 1 week pa siguro. So after 1 week, pwede na natin i-release ito mga ka-spikes. Dahil ano, medyo maliit pa. Katulad ng sabi ko, yung dalawang ano ko, aking dalawang parameter o yung aking pinagbabatayan sa pag-release ng mga haglet. Unang-una yung kanilang size, and pangalawa yung lakas nilang kumain. And syempre, pangatlo pala, basic kasi ito, yung ano nga, yung age natin. So kung yung age nila ay 6 to 8 weeks na. So i-check natin 'yan, check. Yung katawan nila, ganun na ba kalaki? So kung napansin mo na hindi pa ganun kalaki, so pwedeng tigil muna or stop muna, hindi muna natin sila i-release. And syempre, yung panghuli, yung appetite nga nila. So kumalakas na sila kumain, kumalakas kumain. Kung yun sa tatlo na 'yon eh pasok yung mga ano nila, yung kanilang mga itsura and characteristics nila dun sa tatlong parameter natin. And then, pwede natin silang i-release mga ka-spikes. Itong isa na to, yung nasa kaliwa, yan, pwede na yan eh. Pwede na siyang i-release, malaki na. Or dahil natatakpan niya lang yung iba. So, para sigurado, para sa akin, after 1 week pa, and pwede na natin silang i-release mga ka-spikes. May inaantok pa to. Ayun. Meron tayong ruby-eyed sinikot. Yan, yung dumidila na yan. Itong katabi niya, ganun din. Medyo payat pa payat. So, siguro after 1 week. After a week, pwede na natin sila lang i-release mga ka-spikes. So mga ka-spikes, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ito na sila. So, kita naman natin, obvious na hindi pa sila pwedeng i-release dahil aside para maliit pa sila, yung kanilang date of birth is only ano lang, March 17, 2024. So, hindi pa pwede i-release. Parang apat po ito. Yung isa natambakan lang doon sa ilalim. Kaya hindi masyado makita. Ayun o. No? Apat po sila mga spikes. Siyempre, obvious na hindi pa natin pwedeng i-release. Well, pinasilip ko lang sa inyo. And with that mga spikes, kung nagugustuhan nyo yung mga ganito nating content, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot nyo na rin yung maliit na bell icon na yan para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload natin. Paki-like nyo rin yung ating Facebook page, ang Spikes and Fur, at syempre yung Muntalban Feeders Farm. So mga ka-spikes, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Muli, ito ang inyong Kuya Ricky na nagsasabing magkita-kita tayo muli sa mga susunod nating mga video dito lang sa Spikes and Fur TV. Thank you.
mga ka-spikes, ito na yung ano, hedgehog natin. Yan, healthy naman. Lalaki yan, kuya. Ah, isa lang? Oo, isa lang. Ayan. Sige, salamat sa ano, pakisabi dun sa ano. Ano pa na niko? Ano? Rins po, Rins, Manuel. Ayun, pakisabi, salamat ha. Ayun. Okay naman, di ba? Sige pa. Okay, sige, bye-bye. So yun, mga ka-spikes, nabili na yung ating isang haglet.